Mas pinili ni Marka na magparehistro sa unang araw ng mass enrollment. Anya, mas magandang mas maaga siyang makapagparehistro dahil sa dami ng mga estudyanteng makakasabay niya. Dapat daw mas maaga kasi po maraming tao eh. Inaasahan na aabot sa 1,800 ang mag-aaral na galing sa grade 7 ang magpapatala ngayong pasukan sa NES o Nueva Ecija High School. Ayon kay Monica Malyari, principal ng NES, mahigpit pa din pinapatupad sa eskwelahan ang no collection policy na pinapairal sa mga pampublikong paaralan sa mga nag-e-enroll na mga bata. Alam naman natin na during enrollment ay walang kinokolekta anumang bayad o miscellaneous. Yun ang tinatawag nating policy na zero collection policy. So, malayang nakakapag-enroll ang ating mga mag-aaral sa Nueva Ecija High School. Inihayag din Malyari na handa ang eskwelahan sa dami ng bilang ng mga papasok na estudyante ngayong taon. Lalo na nitong school year, ipapatupad na ang Basic Education Program o K-12. Anya, maganda ang naturang programa, lalo na umano kung susuportahan at magtutulungan ang bawat isa. Kaya naman kung ang lahat ay susuport dito. Sa katunayan nga ay may mga nakagayak na programa ang ating pamahalaan at ang ating Department of Education. Ang dagdag classroom, dagdag guro. Isang panawagan naman ang binitawan ni Malyari para sa mga tutol sa K-12, lalo na at kabi-kabila ang bumabatikos ngayon dito. Let us accept the K-12 program with passion. Sana ay makiisa tayo sa programa ng Department of Education dahil ito ay pinag-isipan, pinaggugugulan ng salapi para ito ay magkaroon ng katuparan. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw.